A few moments later. Hi guys, welcome to my vlog. For today's vlog, ginagawa ko po itong vlog na to para magpasalamat sa parents ko dahil ang layo man nila sa akin, but sana mapanood nila to. Sa bilang mga anak, minsan hindi natin sila napapasalamatan sa pagiging magulang nila sa atin. Kaya everyday nagpapasalamat ako kay Papa God dahil kayo yung parents ko. Kung wala kayo, wala din kayo magandang anak. Char! Kay Mama at Papa, pasalamat ako sa inyo dahil lumaki akong may takot sa Diyos at saka tinuro niyo po sa akin na magiging mabuting tao kahit yung mga turo niyo po sa akin na kahit magulo man yung pamilya natin before, pinalaki niyo po kaming maayos at dahil hindi ko kayo nakikitang walang araw na hindi kayo nag-aaway, pero lagi kayo nag-aaway, pero hindi pinakita niyo pa rin sa amin bilang mga anak na hanggang ngayon buo pa rin kayo dahil kahit sa mga problema at pagsubok na pinagdaanan natin, muntik na si Papa, muntik na mag-give up na iwan kami, pero salamat pa kasi never mo kami iniwan. Pinatunayan mo sa amin na napakabuti mong asawa at napakabuti mong ama para sa amin kahit nung bata pa kami. Lagi kong nakikita na naglalasing ka, binubugo mo si Mama, pero salamat ako kasi hindi ko na-experience ang broken family. Unlike sa mga maraming mga kabataan dyan na naligaw ng landas dahil hindi nila naranasan ang complete na family. Kaya pa ginawa ko itong vlogs na to para sa iyo na proud ako na ikaw yung tatay ko na si Papa Mario Silvano, na sabi mo nagbago ka na, hindi ka na lasinggo. I pray that you continue na hindi ka na naglalasing. Hindi ko talaga maiwasan na hindi umiyak kapag family na yung pinag-uusapan, but sana maging proud ka din sa akin pa. Si Mama din, one thing na hindi ko makalimutan sinabi ni Mama, kaya hindi ko siya maintindihan before, lagi siyang bungangera, lagi yung bibig ni Mama, walang araw na hindi nagsisigaw, walang araw na hindi yan nagsisermon, parang tatakpan na lang yung tinga mo. Pero na-realize ko hanggang ngayon na bless pa rin ako kasi andyan si Mama. Dahil tinuro niya sa amin na paano kami gumalaw sa mga gawaing bahay. Tinuro niya sa amin yung mag-aral ng maigi. Kahit hindi man nila afford na magpa-aral ng college, pero yung encouragement nila sa amin na maging masipag, lalo na kapag nakitira ka sa ibang bahay dahil walang taong tatanggap sa'yo kapag hindi ka matuto at marunong sa gawaing bahay. Thank you for that, Mama. At salamat, tinuro mo yan sa akin dahil lahat ng mga amo ko, naging proud sila sa akin dahil gusto nila ako magtrabaho dahil masipag daw ako. Kaya sa lahat ng mga amo ko, salamat sa pagtanggap niyo po sa akin bilang kasambahay. Salamat, Ma, dahil hanggang ngayon, daladala ko pa din po yung journey na yun na yung tinuro mo sa akin na maging masipag sa gawaing bahay. Kaya, Ma, salamat sa lahat ng mga turo mo sa akin kahit before, sinasagot-sagot kita, hindi ko maintindihan yung mga sinabi mo. Now, I realize everything for being a mother. Napakahirap at ang pagiging ama ay napakahirap. Before, I ask God, sabi ko, Lord, kung pwede palang pumili ng parents, dapat iba na lang kasi ang gulo ng family namin. Pero ngayon, salamat kasi naging counselor ako sa mga broken family, lalo na sa mga family na hindi rin magkaintindihan ng mag-asawa. Salamat, Ma, dahil every time po meron ako naka-counselor na mga family,
naging example po yung family natin na hanggang ngayon, andyan pa rin kayo yung pagmamahalan nyo despite of everything na mga problema na binigay sa atin, nalampasan natin. Kaya sobrang thankful ako sa lahat. Sana, isa lang yung pinapangarap ko na hanggang end, pagmahalan pa rin kayo ni Mama, ni Papa, na magkasundo na kayo. Yun lang lagi kong pinagpipray kay God. Hanggang ngayon na buo yung family. Yun lang. Kasi napakahirap pag broken family. Kaya, na-overcome ko lahat yung fears na yun dahil sa inyo, pinakita niyo sa inyo, kahit hindi kayo magkasundo, andun pa rin yung pagmamahalan niyo sa bawat isa. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Sana darating yung araw na magkasama tayo ulit dito sa Manila. One thing na maging proud kayo sa akin dahil pinupos ko pa yung mga pangarap ko para sa inyo to. Lahat-lahat, Mama and Papa. Sana maging proud kayo sa amin na hindi man din kaming perfect na anak para sa inyo. But you are a perfect parents para sa akin. Hanggang ngayon, hindi niyo pa na maramdaman na yung pagsukli namin bilang anak sa inyo. Hanggang araw, maging proud po kayo sa aming mga anak niyo po. Kaya ingat kayo palagi dyan at alagaan niyo pa yung sarili niyo. Andito lang kami, andito lang ako para gumabay sa mga prayers. Sana ganun din po kayo sa amin, na kayo yung mga parents namin at nakaagapay sa panalangin. Don't stop praying for each other. I love you, Ma. I love you, Pa. I love you, Mama. God bless you more. Sana mapanood nito at para to sa inyo lahat yung ginagawa ko. Minsan against kayo po sa mga ginagawa ko, bakit nag-aaral pa ako, lahat-lahat against kayo, pero sana naintindihan niyo po lahat na nag-aaral ako para po sa inyo to. Thank you so much. Thank you so much, Papa, na hindi ka na po naglalasinggo. Hindi ka nalasinggo, Papa. Thank you po. Isa lang hihingin ko, Pa. Stop ka na uminom, Pa. Yun lang, Pa. Bye-bye.